Magandang morning, mga ka-kitchen, ka-kusina. Happy Sunday! Kumusta po kayo dyan? Kami, ito, makulimlim ang panahon. Medyo umaambon-ambon na dito, kaya stay at home lang kami. Wala kaming mga ganap sa labas. Pero pala mamaya is magsisimba kami ng 5:30 mass. Ayan guys, dahil bad weather tayo ngayon, naisipan kong magluto today ng masarap na sabaw, yung mainit na sabaw na pwedeng higupin, sabayan natin yung panahon. Kaya naisipan kong magluto ng beef nilaga. Pakikita ko sa inyo kung paano ang way ko ng pagluluto ng aking beef nilaga. Ito yung kompletong sangkap na aking gagamitin. Bali, sisimplihan ko lang siya. Bali, meron ako ditong potato. Meron akong bok choy. Meron akong cabbage. Meron akong spring onion. Meron akong onion. Meron akong salt and pepper to taste. Bali, yung iba, pwede rin maglagay din ng saging or merong naglalagay ng corn. But sa akin, yung parang pinaka basic lang yung aking gagamitin na sangkap para sa ating beef nilaga. And ito naman yung ating beef. So, guys, uumpisahan ko na. Ipipressure ko siya para malambot siya kasi gusto namin is yung talagang malambot. So, ilalagay na natin siya sa pressure cooker. Pakikita ko kung paano natin gagawin yung ating lulutuin na beef nilaga. So, ayan siya. Nilagyan ko na siya ng sabaw na sakto lang dun sa aming apat kasi ayaw namin yung masyadong maraming sabaw para yung ano yung lasa talaga is parang concentrated siya kasi hindi siya masyadong matubig. So, ngayon ilalagay natin yung ating peppercorn, yung ating salt, and then ilalagay din natin yung ating onion. Dinamihan ko yung onion ko para malasa siya. Hindi ko muna ilalagay yung mga veggies, especially yung potato, dahil pag beef kasi medyo matagal siyang ipipressure dahil medyo matigas siya. So, kung ilalagay na kasi natin yung potato is baka malusaw lang siya. So, ilalagay na lang natin siya mamayang ano, after niyang mag-whistle. Then, isusunod na natin yung potato. So, ngayon isasalang na natin siya para ma-start na nating lutuin. Ayan, sinalang ko na siya. Bali, wait lang natin siyang mag-whistle. And then, pag nag-whistle na siya, mga 15 to 20 minutes pa yung hihintayin natin. Nahahayaan natin siya para lumambot siya ng husto nun. Saka na natin isusunod yung mga veggies na ilalagay natin. Ayan na, nag-start na siyang mag-whistle. Bali, maghihintay na lang tayo ng 15 to 20 minutes para talagang malambot na siya. Yan. Enjoy, enjoy lang kayo sa panonood. As always, sa lahat pa ng hindi yung nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Gheng Kids and Kitchen, paki-subscribe na lang po. Like, share, and comment, and click the notification bell para updated pa po kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Happy watching! Antay-antay lang po tayo ng konti. Thanks! Yan mga ka-kitchen, tapos na yung 20 minutes natin. Grabe! Guys, hindi ko pa man binubuksan yung pressure cooker. Talagang yung amoy. Ang bango-bango, amoy na amoy mo na yung onion niya. Talagang mapapa-extra-rice ka dito sigurado. Hihintayin na lang muna natin siyang mag-cool down dahil sa ngayon ay hindi muna natin siya mabubuksan dahil mayroon pa siyang pressure sa loob.
So, maghihintay pa tayong ma-cool down siya. So, abang-abang ulit mga guys. Alam ko, excited na kayo. At ako nga eh, gutom na rin eh. Kaya kung pwede lang madaliin to, gagawin ko eh. Pero, syempre, kailangan natin maghintay. Hindi naman lahat nakukuha sa bilisan, kagaya ng mga subscriber ko. Kahit konti, hindi ko naman kailangan madaliin siya. Hintay-hintay lang hanggang lumaki, dumami. At thank you in advance na kung gusto nyong mag-subscribe. Salamat sa inyong lahat. For sure naman, sa mga ina-upload kong video, kahit papano ay meron naman kayong matututuhan na pwede nyong i-apply sa everyday life natin. Especially tayong mga mommies. Even daddies, alam ko mahilig din sila magluluto-luto. Kasi most of my content really is about cooking. So yan guys, enjoy watching! Bye for the meantime. Ayan, tignan nyo. Ganyan na yung itsura nyo. It really looks so yummy and tastes so yummy. Kaya mga ka-kitchen, ka-kusina, isusunod na natin yung ating potato para mapalambot na natin siya. And then later on, yung mga other veggies like this bok choy, cabbage and spring onions, yun yung pinakahuli natin. So, ilalagay na muna natin yung ating patatas. And then, hahayaan muna natin siyang kumulupa para lumambot yung ating potato. Tingnan natin. Hindi pa naman yung talagang ganun na, pero malambot na siya, oh. Pero, lulutuin muna natin yung ating potato pa. Okay, guys. Abang-abang ulit. Ayan guys, medyo malambot-lambot na yung ating potato. Isusunod na natin ilalagay yung ating mga veggies. Ilagay ko na yung ating veggies. So, ibig sabihin nito, konting kembot na lang is maluluto na ang ating beef nilaga. Talagang nagugutom na ako mga guys. Sobrang excited na akong matikman to. In-adjust ko na rin pala yung lasa. Naglagay ako ng konting sugar para medyo man-neutralize ng konti yung lasa. Optional lang naman yun. Depende pa rin yun sa inyo kung gusto nyo maglagay or hindi. Pero sa akin, pag nagluluto akong nilaga, nilalagyan ko ng konting sugar. Diba yung iba naglalagay ng saging saba. So, ako, dahil hindi ako naglagay ng saging saba, which is nakakatulong din yun ng parang meron siyang sweet na taste. So, ako, naglagay na lang ako ng sugar. So, konting tiis na lang at maluluto na ang ating beef nilaga. Ayan! Luto na yung ating beef nilaga. Okay na yung veggies para sa akin. Tamang luto na yan. Ayoko talaga ng overcook pagdating sa gulay. Tara! Magpiplating na tayo at kakain na rin. Excited na talaga. Hindi ko na mapigilan to guys. Talaga. Samahan nyo na ako. Tara na. Sana mga ka-kitchen, ka-kusina, umabot kayo hanggang dito sa dulo ng aking video. Ayan, tignan nyo siya. Napakasarap. Nag-ready na rin ako ng aking rice. At ang aking sausawan, pati sweet chili. Yan! So guys, thank you for watching! Sana na-enjoy nyo yung video natin for today. Sa hindi pa ulit nakapag-subscribe, subscribe lang dyan. Thank you so much! Ingat lagi guys! Keep safe and God bless! Bye! Enjoy watching and enjoy eating. Thanks guys. Bye. Kita ko lang sa inyo kung gaano ka tender yung beef. See? Sobrang lambot siya, oh. As in. Oh, no effort. No effort. Ganyan. Ayun, oh. Ayun, oh. Thank you for watching ulit, guys. Enjoy the rest of the day. And God bless. Bye-bye ulit.